Nag-file po tayo ng petition for certiorari, mandamus, injunction with prayer for TRO para ma-stop yung tinatawag na suspension na ginagawa ng NTC laban ng SMNI. Kasi we believe na bakit sila nagparataw ng penalty ng suspension na wala pang due process. Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation. Wala pang complaint, mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nang huhula ngayon na ano yung sagot namin na wala pa namang complaint, wala pang specific na violation na sinasabi nila para masagot natin. So, in the meanwhile, nag-file po tayo ng injunction dito po sa Court of Appeals on the ground na violation ng due process. Second, parang nakinig sila. Parang na-influensyahan sila ng House of Representatives kasi gumagawa sila ng decision ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Separation of power, it means the NTC is part of the executive department, hindi sila dapat diktahan ng House of Representatives, and that is the legislative department of our government. Punta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Apparently, yung tatlo doon, hindi na alam yung ginagawa nila. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Okay? Ginawa nila, sinara nila kami, sinupil nila ang aming karapatan sa mamahayang pamahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari mas ikanino man dito ngayon sa press conference night. Hindi lang former congressman, ha? Ako po isang practitioner sa NTC mula 1991 pa. Hindi po valid. Ang ginawa sa House ay isang investigation in aid of legislation, inquiry in aid of legislation. Ang NTC po ay may quasi-judicial powers. Iba po yun. Quasi-judicial powers, iba po yun. Ang ginawa ng NTC, inadapya yung ginawa ng House. In short, nag-surrender ang NTC noon ng kanyang kapangyarihan dito po sa Kamara. Kasi ang order para isuspend ang SMNI galing po sa NTC. Sila po ay may quasi-judicial powers para silang judges. Eh yung judges na ito, sinurrender ang kanilang kapangyarihan. That is why nandito kami ngayon. Hindi maaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House because ang House po, ibang poder yon, inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurrender nila. Ginive up nila yung bataan at niyakap nila ang Kamara. Mali po yon, maling-mali. Nawalan sila ng independence. Yung kaso ng NTC, pending pa yon. So iba yung kaso ng SMNI doon sa NTC kasi we were given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan nga kami ng pagkakataon na mag-respond but may suspension na. So in this case, that is a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginagawa nito, inabuso po nila yung kapangyarihan nila. Don't forget, ang investigation ng House of Representatives is only in aid of legislation, paggawa ng batas. But hindi ibig sabihin na yung ginagawa ng mga congressman natin, they are not exercising quasi-judicial function. That power is vested sa NTC. Pag inadapt nila yung tinatawag na recommendation ng House of Representatives without prior hearing, without investigation, or we were not given opportunity to explain our side, that is in violation ng quasi-judicial function, separation of power, and most especially yung tinatawag na due process clause ng ating saligang batas, and ang pinaka-importante, yung freedom of press and freedom of expression. That is one of the highest constitutional right dito sa ating bansa bilang isang democratic and republican government.
pagwasay judicial bodies, like for example, NTC, ang may authority or may jurisdiction is the Court of Appeals. Kasi may bagong rules tayo ngayon, yung tinatawag na Revised Rules of Court, nakalagay doon na only pag may kaso na i-file under a quasi-judicial bodies, ang may jurisdiction with respect to certiorari prohibition is the Court of Appeals. Alam niyo po, dalawang programa lang sa SMN ay ang nireklamo. Yung po ay gikan sa masa para sa masa at yung laban kasamang bayan. Bakit yung buong network ay pinarusahan? Di ba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo isabihin na buong network ay may kasalanan? Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Di ba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang prebas. Pakinggan mo muna kami. Dito sa NTC, sinabihan na kami na maglabas, no? Show cause. Bakit hindi kami sisara? No? Permanently. Kasi sinara na kami temporarily. Bakit kami pinwersa ng NTC na magpresentar ng ebidensya laban sa amin? Alam nyo ba, NTC, quasi-judicial power, alam nyo ba nagreklamo, NTC rin? So, ang NTC ngayon, judge, jury, and executioner. Bakit ko sinabi na executioner? Kasi kung ano man ang findings dyan na kailangan i-execute, sila rin mag-execute. Ano ba yun? West di Concilio? Aba, lutong Macau ito. Under the new, yung tinatawag na show cause order ng NTC, may suspension ang pinalabas ng NTC immediately executory. That's why ang ginagawa natin, we are asking the Court of Appeals na mag-issue ng TRO to stop the implementation of that show cause order and also the suspension order ng NTC laban sa SMNI on the ground na it is in violation ng due process ng ating saligang batas. And of course, ang dami nating argument, lalo na yung tinatawag na separation of power, na in this case, klarong-klaro na na-violate ng NTC kasi sinurrender nila yung kanilang authority, yung tinatawag na quasi-judicial authorities, kasi wala nang investigation. Yung investigation ng House of Representatives, yun ang ginawa nilang basihan. Don't forget, ang investigation ng House of Representatives is in aid of legislation. The House of Representatives, they are not exercising quasi-judicial function. So yun ang basihan namin sa pag-file dito po sa certiorari, prohibition, mandamus with TRO. I-file natin dito sa Court of Appeals and hoping the Court of Appeals will issue a temporary restraining order pending the issuance of the resolution of the main case. Okay. Mark, ito ah. Alam mo, assuming without admitting, nagkamali talaga si Ka-Eric. Nagkamali talaga si Doc Lorraine Badoy. Nagkamali talaga yung programa na gikan sa masa para sa masa. Ang sagot ba ay bubusalan mo? Kung lahat na nagkakamali sa industriya, no, ay bubusalan mo, aba, wala nang maiwang dyaryo, TV o radio station sa buong Pilipinas. Hindi yung ganun. No? Dapat yung pabigyan mo, i-explain mo. Kami, sa kamera, hindi kami pina-explain. Yes or no lang. Mabuti pa dito sa harapan nyo, nag-explain kami. Dapat kayo na lang congressman saka congresswomen.